Sino nga ba si Shanks? Siya ang kapitan ng Red Deer Pirate. Siya ay isa sa mga yungko na namamahala sa New World. Dati din siyang miyembro ng Roger Pirates, ang kaisa-isang grupo na na-conquer ang Grand Line. Siya din ang inspirasyon ni Luffy para maging pirata. Sa mga yonko, si Shanks ang pinakamaliit at masasabi na normal na tao ang itsura. Siya din ay isang master swordsman gamit ang kanyang espadang Griffon. Inamin niya ito noong nagkita sila ni Whitebeard bago ang Marineford War. Kinalala rin siya ni Mihawk na kanyang rival sa swordsmanship. Siya ay master din sa armament haki at conqueror's haki. Ito pa lang ang mga nasaksihan natin dahil limitado pa ang impormasyon na binigay sa kanya sa serya ng One Piece. Siya ay walang Devil Fruit Power. Napatunayan natin to noong sinagip niya si Luffy sa Sea King. Hindi niya magagawa ito kung siya ay Devil Fruit User. Sa kadahilanang ang mga Devil Fruit User ay sinumpa ng karagatan. Siya ay respetado ng parehong mga pirata at marines. Napatunayan natin ito noong tinapos niyang Marineford War. Ang ideals ni Shanks ay ang balanse ng mundo. Hindi siya interesado sa pagbago ng mundo. Ito ang isa sa mga dahilan na respetado siya kahit ng Gorosei, ang five elders ng world government na nangangalaga ng balanse ng mundo. Maaalala nyo na sinubukan pigilan ni Shanks sa Marineford War bago pa ito mangyari. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap niya kay Whitebeard, napigilan niya si Port God the Ace sa paghahanap kay Blackbeard. Alam niya kung gaano kadelikadong karakter si Blackbeard. Sinabi niya din na ito ang nagbigay sa kanya ng scar sa kabila ng pagiging malakas at maingat niya, nasugatan pa din siya ni Blackbeard. Maaring nakita niya ang mangyayari kapag nagkaharap si Blackbeard at Ace. Alam natin lahat na ang pangyayaring ito ang nagsimula ng lahat na nagtapos sa Marineford War. Namatay ang isang yonko at naging yonko si Blackbeard. Nakita natin si Shanks na nakipag-meeting sa mga Gorosei. Maaring nasa panganib na naman ang balanse ng mundo na kanyang pinangangalagaan sa kasalukuyan ang nangyayari sa Wano Kingdom. Ito ang pagsasanib puwersa ni Big Mom at Kaido. Ito ang dahilan sa kanyang pakikipagpulong sa Five Elders. Alam niya na si Akainu na Fleet Admiral ng Marine ay walang planong pumunta sa Wano dahil hindi ito parte ng World Government. Siya ay humingi ng tulong sa Gorosei na pagalawin ang Marines upang tumulong sa paparating na digmaan sa Wano Kingdom. Kung mayroon kayong gustong itama o idagdag sa teoryang ito, please comment it down below and subscribe for more videos like this.